Hi mga kamaster at isang mapagpalang araw sa ating lahat. For today's video, i-share ko lang sa inyo itong battery ng ating customer na brand ng Electron. Ayan, Dry Charge. Ang size or sukat sa battery nito ay 2SM, 50Ah or ampere hour, 12 volts, low maintenance. Ibig po sabihin, di tubig kung tawagin. Ito yung battery na pagbibili nyo ito, saka pa lang po lagyan ng tubig. Kasi wala pa pong tubig ito. Lagyan mo na ng tubig kasi po di tubig itong battery nito. So ito yung mga battery na binabantuan. So ito ay papacharge lang ng ating customer. And then sabi ng may-ari, dadagdagan ko raw itong 6 na butas ng distilled water kasi sinik na daw niya yan, tiningnan na niya, kulang daw ng tubig. So padadagdagan niya. So bago ang lahat, i-check muna natin yung condition ng battery, yung voltahe, saka yung tubig. Okay? So unang-una na gagawin natin sa pag-check ng battery bago ito i-charge, siyempre titester natin, i-battery tester natin. Yan. Kabit lamang natin dito sa positive at dito sa negative. Yan. So as you can see kamaster, 11.9 volts. So low ang nakalagay dito. So ibig sabihin, discharge ang baterya, kulang sa karga. Yan. So tatanggalin na natin yan. Bubuksan na nga natin itong 6 na butas. Kung totoo bang sabi ni Sir kanina na kulang na daw ito sa tubig. Ayan. So susukatin natin gamit itong battery hydrometer. Ng hydrometer ito. So 1200 ang sukat nito. Nasa kulay pula. Ito ganun din. 1200 din. Ito ay 11.75 ito. Ganun din ito, 11.75. Ganun din ito, 11.75 din. Ganon din ito, 11.75. Ulitin natin dito. Ayan. Pareha sila, 11.75 ang sukat. So, overall, ang status sa battery na ito ay hindi pa ito sira, ha. Discharge lamang siya, lubat lamang. So, plus lightan lang natin. Ayan, kung mapapansin ninyo, kulang na nga siya ng tubig. Ayan, nasa baba na, bumaba na ng husto. Ayan, yung 6 na butas na yan. Kulang na lahat na ng tubig. Ayan. So, kailangan natin dadagdagan yan. Pinabili ko na si Sir ng distilled water doon kay Neil Battery. Ito ang tsura ng distilled water. So ito po ang ating idagdag dyan or ibanto, pandagdag. Gawin natin pandagdag. Kailangan chansay nyo ng paglagay. Huwag masyadong marami kasi malulunod ang isang battery. Kailangan katamtaman lang. Ang iba kasi, hindi ko naman nila lahat. Basta malagyan lang nila ng tubig, ayos na daw. Pero, sa totoo lang, may tamang sukat po yan. Hindi po basta lang nilalagay yan. Kasi, pag once na i-charge pa ito, aapaw lang ang tubig dyan kung sobrang puno. Kasi, mag-i-expand. Mag-i-expand ang tubig niyan. So, di naman siguro obvious na talagang aapaw yan. Kaya, dapat katamtaman ang paglagay ng tubig. Nasa tamang level. Hindi lang po yan. Malulunod nga ang isang baterya. Kumbaga parang mag-ano siya, mag-grounded. Kailangan tama lang. Thank you.
bawasan natin kaunti to, medyo sobra, ilagay natin sa may kulang kaunti. Ayan. Ayos na yan. Ilapit ko ang camera para makita nyo. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan. Ganyan. Ganyan dapat ang tamang sukat at nibil ng tubig. Pari-parehas ipapantay nyo para maganda ang karga at daloy ng kuryente sa battery. Ayan. Okay. So maya-maya, after 1 hour, pwede nyo na pong i-charge. Halimbawa, ngayon, tapos natin nilagyan to ng distilled water, huwag nyo i-charge muna. Papahingayin nyo muna ng 1 hour para mag-circulate pa yung tubig sa loob na nilagay natin, okay? So yun lang, and salamat sa panonood. At huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Battery Master TV by...